Hello, hello. Kumusta mga ka-friendster? So today, meron tayong unboxing. Ang aking unang baril. Unang baril for 2020. So, bagong bili. So, pinikap ko lang to kanina, no? Ito, labas ko na without further ado. Taurus. So, hindi ako fan ng Taurus, pero for some reason, dumadami yung collection ko ng Taurus. I don't know, kasi siguro, previously kasi, nung nagsisimula pa lang ako ng baril dito, doon sa hindi nakakilala sa akin, sa US, nasa US ako, nasa Texas ako, no? Pero nung kumuha ko ng license to carry, sabi ng instructor namin, nag-rating siya ng mga baril kasi wala pa akong alam nung nandito ako eh. So, hindi kasama sa lineup niya yung Taurus kasi siguro at that time pangit ang ano ang image ng Taurus, pero lately ang gaganda ng mga nire-release ng Taurus, ang gaganda, and it seems like reliable naman kasi nagsimula yan sa ano yung Millennium G2, dumami yung ano nila cult following kasi naging reliable naman and then walang problema gano. Okay, so today meron tayong another Taurus, so it's worth mentioning. It comes in a box, a cardboard box, so sa akin okay lang yon. Minsan mas magandang tipirin na nila yung box, basta yung presyo ibaba na lang yung actual na firearm. Okay, so buksan na natin siya without further ado. This is the Taurus Judge. So wala pa akong judge eh, kaya sabi ko okay, na-curious ako, hindi ako bumili nung bagong labas to, hindi ako bumili, pero ngayon sinesale lang nila. Bumili ako nung nakaraan. So, nagulat nga yung dealer ko sa way. There's no way na nakuha mo to sa ganung presyo. Hindi ko may mention yung price kasi ipopost ko nito sa FB. Okay? So, eto maganda dito. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Lifetime to. Okay. So, eto po siya. Yun lang ang laman niya. At saka tong ano, security key and, meron siyang ano, hex tool. Okay. Okay, sige, gawin natin patungan to. Patungan. So, nakita ko ng sale. Magaling ako mag-abang ng sale eh. Kasi ang collection ko naman ng firearms, ano eh, ang team ko is budget. Mga mura lang ang binibili ko. Anyway, first time ko makita na barrel na may ganito. Sabi ko, para saan to? Okay ah, ngayon lang nakita ng ano, ang ganito. So, I think it's worth mentioning. First, you know, rubberized siya, no? Unang purpose niya, hindi magsiswing out tong ano, cylinder. Okay, kasi, ano, ayan, hindi siya magsiswing, you know, kasi nakaharang dito. Next purpose niya is to protect the fiber optic front sight. So, ito yung, ito lang ang revolver ko na may fiber optic front sight. Okay, so, ang ganda, protection talaga niyan. Galing ng, ano, Taurus. They thought of everything. And I think reusable to kasi every time you store mo yung ano mo, yung firearm mo, you know, tatakpan niya talaga yung ano, front sight. Okay, so ito yung ano, Taurus Judge Poly. Poly means polymer, yung frame niya. Okay, yung barrel niya, syempre metal, pero may polymer lining hanggang dito. So, kita nyo naman na merong orange ano, cover pa yung cylinder niya, kaya baka sabihin nyo hindi sine safety check, pero wala pa naman yan, meron pang ano eh, yan o, walang naman yan. Okay, bagong bago, mainit init pa. Okay, tapos ang gusto ko yung combination niya kasi FDE flat dark earth, tapos dito stainless yung ano niya, cylinder. Meron ako nakita na FDE itong katawan, tapos black to. So, mas gusto ko yung ganito, stainless. Nako-complement niya yung kulay ng hammer, which is also stainless. And trigger. So, gusto ko yung color combination niya. So, sight. Tingnan niyo yung sight picture, ha. Ganda, oh. Basura. Yan. Ganda kasi, ano. Ayan. Ay, kitang-kita yung fiber optic front sight. Tapos, what else? Pati itong ano, release niya, stainless din. So, gustong-gusto ko yung color combination, kaya napabili ako. What else? So, yan. The Judge.
So, doon sa hindi nakakaalam, no, yung Judge, dalawang caliber ang kaya iputok nito. Isang 45 long Colt, isang 410 gauge. So, ito yung revolver na kaya magpuputok ng shotgun shells. So, anong klaseng shells? 410, yung pinakamaliit. Hindi yung 12 gauge, 410 gauge. Okay, so, what else? Makita niyo yung shape ng muzzle nito. Kalimutan ko yung tawag dun eh. So, i-comment nyo na lang kung anong tawag dun. Yung naka-slope pa baba yung muzzle. Crowning yata yan. Tama. Ganda. Tapos, meron siya ditong parang ribbed area or open space. So, part ng design or siguro for ventilation para lumamig yung barrel. I don't know, pero yun ang aking hula. Ayan. So, ito yung full name niya. So, Taurus Judge Public Defender Poli. Public Defender Poli. Okay. So, what else? Yung grips niya, yun lang, no? Yung grips niya. Ang ganda ng texture, oh. Ganda. Rubberized na may ribs, yan, no? Pero maliit. Kasi, just, ano to? Ayan, no? For conceal carry. Well, hindi ko alam kung kwentong barbero lang, no, na kaya daw tinawag na judge to is because yung, ano daw, paborito daw i-carry ng mga judge. Anyway, pero parang hindi ako naniniwala yun. Siyempre, mauuna munang gawin ito yung barrel, bigyan ng pangalan bago i-carry. Pero, sabi nila para daw sa mga judge o mga hukom. Kasi pag naka-410 ka, lalo na yung 410, yung spread niya, no, talagang ano, up close and personal, napaka-lethal nung ano, damage niya. So, kita nyo, 5 rounds. 5 rounds. Ganda. Nagaganda talaga ako sa color combination nito. Okay. Sige, lagay pa rin natin yan. Wala pa akong ano eh, tawag dito. Blanks, para mag-dry fire. Anyway. So, pag ganito, may hammer, single tsaka daw, ano, kaya ba ito ng, yeah, single and double action. Mabigat ang double action pero doable. Siyempre, single. Hindi ko, wala dito yung aking, ano, pang gauge, trigger pull gauge. Anyway, so sabi ko, ba, bago ko, ano, bilhin to, nag-google na ako ng mga ibang owners na may Taurus Judge na ganito, no? Poly, sabi nila. Dahil magaan, dahil polymer, yung sipa daw, lalo na, depende sa, ano mo, sa load mo, no? Medyo sasakit yung kamay mo sa sipa kasi ang late ng grips. So, anong ginawa ko? Bumili ako sa eBay nito. Bumili ako sa eBay. Mayroon pang note yung, ano, owner. Ganda. Okay. Gun grips. Yan, gumagawa talaga siya. Tapos, nung pagpunta ko sa eBay, sabi ko, wala na yung kulay na ganito. Yung FDE. Ang ginawa ko, minessage ko yung seller. Sabi ko, wala ka na bang ngayang FDE? Sabi niya, hintayin mo daw ako, gagawa daw siya. Hintayin ko daw. Tapos yun naman, true enough, nag-email siya sa akin, oh, available na. Palitan nga natin. Sabi niya sa akin, available na, binigay niya sa akin, binili ko agad kasi baka maunahan na naman ako. Kasi usually ang available na grips nito black. Sabi ko gusto ko yung magko-color coordinated talaga do sa ano sa kulay nung frame at saka nung aha, dali ah. Sabi ko lang, sabay ko na yung upgrade. Medyo tight lang siya. No, pahiyain. Ayun. Ayun. Ang liit niya, oh, compare dito. So, iba nagreklamo sa grips kasi, although, yun ang trade-off. Pag maikli yung grips, yan, madali siyang i-conceal. Hindi gano'n nakausli. Pag malaki yung grips, medyo, ano, i-conceal. Kaso, ang ano naman, advantage is, mas may full control ka sa barrel.
So, I prefer na ganito, lalong-lalo na kung 14 at saka, ano, no, 45 long Colt. Doon din sa information ng iba, no, magkaiba po yung 45 ACP tsaka yung 45 long Colt. Yung 45 long Colt, usually ano yan, yung mga revolver na single action, cowboy action ang tawag nila. Yan, mas malalaki yan. Mas malaki and mas mahaba. Mas malaki and mas mahaba. Ayan, ayan, oh. What do you think? Yun lang, hindi siya ganong ano, hindi niya nakuha yung kulay ng flat dark earth. Mas ma-yellow yung kulay niya. Pero ayos lang. Mas gusto ko yung ganyan kaysa yung black. Ayos lang. May Punisher logo pa. Parang kinopia niya yung Hogue. Siya lang yata gumagawa nito eh. Ayan, simple lang. Madali lang pala magpalit ng grips. Mas ano kasi, pag ganito yung grips mo, mahirap ikutin kasi merong nakaano. Pag ganito yung grips mo, mas controllable kasi yung pinky mo umaabot sa dulo. Yung pinakamaliit mong daliri. Compared sa dito, ayan, alanganin pa nga yata eh. Alanganin, wala, hindi abot yung pinky, kita nyo, sa ilalim. So, saan may mas control? Diba? Ganyan. Okay, so, anong binabala nito? Let's see. Ano, 45 long Colt kasi mahal. Dapat dumaan ako kanina sa sporting goods store dito. Sabi ko, tingin nga ako ng bala sa ano ko, sa judge ko. Eto, bumili ako ng apat. So, ang isang box niyan is 25. So, 25. 100 rounds to. 100 rounds. So, tignan nyo naman, no? Pang shotgun to talaga to. 410 bore. Doon sa hindi pa pala nakakalam, no? So, ang usual, ang common na shotgun na gauges ay 12 gauge, 20 gauge. And then, 410, it's not a gauge. It's a bore. Size siya ng bore. So, hindi ko pa alam kung kakasya to, ha? Yung 2.5. Ah, malamang 2.5 inches na shell. Kasha. Kasi may 3 inch shell din eh, di ba? So, 1,200 FPS, 9 shot. So, safe direction ako ha. And then, wala naman tao dito sa baba. Ano lang natin? So, sabihin, oh, hindi yan safe, hindi safe. But hindi safe. As long as walang binaviolate. Oh, ito yung ano niya, oh. Yung mga 410, no? Kita nyo, itong bala nito compared sa ano. Anyway, kuha lang tayo na isa. Masabihin nyo, hindi safe, no? Wala, basta as long as walang binabiolate na rules sa gun safety. Tingnan ko lang papasok. Wow, pas! Pasok! Pasok, oh. Baka may sumigaw dyan na hindi safe, ha? Hindi pa po siya nakapasok sa ano, sa frame. So, in no way na puputok to. No way. Imagine ninyo, 5 rounds na meron kang shotgun shells. Saan ka pa? Sa Taurus Judge lang. Yung Smith & Wesson meron yata. Smith & Wesson Governor. Pero yung Taurus Judge talaga nagpasimuno nito. 410. Okay, that's too much fun. Meron tayong mga safety Nazi dyan. Ha? Wala tayong binabiolate na ano. So, kita nyo, hanggang dito. Hanggang dito, dito. Ayan. So, ito yung firepower na kaya ibigay nito. So, that's it, guys. So, doon sa hindi nakakilala sa akin, pupost ko to sa YouTube, sa Facebook, sa YouTube ko, Jose Rizal 2. And, please click like and subscribe. And also share the video. Thanks for watching.